What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, gagawa na naman tayo ng top 10 na video, no? So ayun, bibigyan ko kayo ng top 10 na isda na madaling alagaan, no? Para doon sa mga beginners dyan na hindi pa nakakapili kung ano ang gustong alagaan nilang isda o gusto nilang magdagdag ng mga bagong isda. So itong video na to ay ginawa talaga para sa inyo, no? So disclaimer lang, sa mga marami nang alam dyan, no, hindi sa inyo talaga ginawa itong video na to. Pero kung gusto nyo parang manood, pwede naman kayo manood. Huwag lang kayong magko-comment ng masama, no? Dahil nga, nililinaw ko lang para sa mga beginners talaga itong video na ito. So, ayun, no. Simulan na nga natin at huwag na natin patagalin at wala nang intro-intro. Ano nga ba ang top 10 aquarium fish na madaling alagaan at magandang alagaan sa bahay? So ayun mga kasang, no, bibigyan ko nga kayo ng listahan, no, pero linawin ko lang, no, medyo nagkamali ako sa sinabi ko kanina. Top 10 aquarium fish na magandang alagaan kahit sila lang na walang ibang kasama, no, kasi meron tayong mga community fishes dyan na pwede natin pagsamasamahin, no. So itong listahan na to ibibigay ko sa inyo, yung alam mo, yung kahit sila lang mismo ay maganda na tingnan kahit di mo nasamahan na isda. So yun nga yung pag-uusapan natin ngayon. Tapos ayun, unang-una sa aking listahan, ang ating number 10, kasi top 10 tayo, no? So pinaka ano muna tayo, doon muna tayo sa pinaka kulelat. So eto lang, ayun nga pala, nakalimutan ko rin sabihin, no, base lang nga pala to sa aking obserbasyon sa aking mga trip, o yun nga, no, doon lang sa aking mga napili. Itong listahan na ginawa ko na to, ako lang ang gumawa nito, no, dahil ito yung mga gusto ko. So i-share ko lang naman sa inyo. So ayun, no, wala nga ako ibang pinagbasehan nito kundi ang aking sarili lang. So ayun, no, simulan na nga natin. Ang una-una sa ating listahan ay ang mga dwarf shrimps. So ayun mga kaso, no, sa mga hindi pa nakakalam dyan, meron tayong mga shrimps na pwedeng alagaan, no, hindi lang yung mga shrimp na hinuhuli sa dagat, hindi lang yung mga freshwater. Marami kasing klase ng shrimps, no. So meron tayong tinatawag ng mga dwarf shrimps na iba-iba yung kulay. So ang pinaka-basic talaga na pwede nating alagaan na ganyan is yung mga kulay red o yung red cherry shrimps. Yun, nagkaroon din ako nyan. Actually, meron pa ako nyan ngayon na mga ilan-ilan, no. So maraming klaseng kulay yan, pero red cherry lang talaga yung pinaka-basic na marami kang makikita dito sa Pilipinas. Pero maraming klaseng kulay yan. Tapos, marami na rin kombinasyon, marami na rin strains kasi nga kinocrossbreed na rin ng iba't ibang mga abis yan. So marami silang napapalabas na kulay, no. Pero yun nga yung pinaka-ibibigay ko sa inyo basic lang is yung red cherry shrimp. So meron din mga blue nyan, mga orange, mga green. So, meron mga may dots. Basta yun, may mga patterns na yun yung mga bagong strains na ngayon, eh. Pero ayun nga, no, yun nga yung pwede nating alagaan na mabilis din siya dumami. Tapos maganda rin siyang tingnan, lalong-lalo na sa planted tank. So marami rin nag-aalaga niya, no. So ayun, yun nga yung huli ko sa listahan, yung mga dwarf shrimps. Top 9 sa ating listahan is yung neon tetras or yung cardinal tetras. So ayun guys, no, magkaiba yung neon tetra tsaka yung cardinal tetra. Pero halos magkamukha lang sila, no. Naisali ko to sa listahan kasi napakaganda nila tignan sa planted tank. Yung doon talaga sila maganda, eh. Pag meron kang aquascape, maganda talaga tingnan yung cardinal tetra tsaka yung neon tetra. Doon marami pa namang isda na pwedeng ilagay doon na maganda rin tingnan, pero para sa akin, napakaganda talaga ng neon tetra o ng cardinal tetra sa mga planted tanks, no. So yun, kaya nasali siya doon sa listahan. Tapos yun, meron nga rin ako nito. Yan, meron tayong planted tank dyan na hindi maparami yung ating halaman, no. Pero yun nga, yung ating neon tetra is nandyan pa rin, tas medyo lumalaki na. Tapos yun, napaganda talaga niya tingnan, kaya kung sakaling mag-aquascape kayo, huwag niyong tanggalin sa inyong listahan ng cardinal tetra o ang neon tetra sa listahan ng mga pwede niyong ilagay doon sa inyong aquascape na aquarium tank. At ayun naman, no, ang pangwalo naman, ang ating top 8 sa listahan is ang molly. So ayun guys, no, ang molly, meron din ako niyan, napakadaling i-breed. Tapos ayun, yung tinutukoy ko molly dito is yung balloon mollies talaga. Yun talaga yung maganda, no. Meron kasi mga ordinary molly lang, pero ngayon kasi mas nauuso yung balloon mollies. Sila yung mga mollies na malalaki yung tiyan, yung mga bilugan yung shape nila. Kung i-compare natin sila, parang pearl scale goldfish sila, no. Pero yun nga, molly sila. So live bearers din sila, kaya napakabilis nilang dumami. Yun, nanganganak sila ng buhay na fry na, no, hindi na kailangan mga itlog. So ganun kasi ang mga live bearers. So ayun, napakaganda rin ang mollies. Napakaraming combination ng kulay, napakaraming klase ng buntot. Meron mga lyre tail, may mga ganun. So
ayun, kaya siya napasok sa akin listahan dahil maganda rin siyang alagaan as is, na yun lang, na siya lang na walang kasama, na puro mollies lang. So, ayun, kaya siya nasali sa ating number 8 ang mga mollies. Pang number 7, syempre hindi mawawala ito, no? Kung meron kayong pond, ang maganda talaga ilagay dyan is yung mga koi fish o yung mga Japanese koi. So, yung mga kasang, no, sa ano nga, no, nasabi ko nga, no, pag meron kang pond, ang pinakamaganda talaga ilagay dyan is yung mga Japanese koi. So, ayun, yun yung pinakaunang choice talaga. Kahit yung mga hindi talaga fish keeper na una pa lang papasok sa fish keeping, o hindi yung fish keeping yung ano eh, yung talagang ano nila eh, yung gusto lang nila maglagay ng isda sa pond nila, kasi may mga ano dyan, may mga tao dyan na nagpapagawa ng bahay tapos nagpapagawa ng pond na may grotto. So, yun, may mini pond silang ginagawa doon para sa kanilang landscape. Tapos yun, nilalagyan nga nila ng mga isda. So, yun nga, koi talaga yung nilalagay doon, no? Pero yun nga, the best talaga ang koi pagdating sa pond, lalong-lalo na pag sa top view nila. Kaya ang ganda talaga ilagay sa pond noon. Tapos yun nga, marami ring klase ng kulay na mapagpipilian mo. Kaya kung makakaroon ka ng pond, yun talaga yung una sa listahan eh, na ang bilin mo is yung koi fish. So yun, kaya napasok siya sa ating listahan. Ang pang-pito natin is ang koi fish. At ayun, number 6 sa ating listahan, ito na ang ano, no, sinali ko na rin, may bago akong ganito. So ang pang-anim sa listahan is ang mga goldfish. So ayun mga kasang, no, napakaraming klase ng goldfish, no. Meron mga ano lang, may mga alam mo yun, ano tawag doon, mga common goldfish, mga comet, mga ganyan. Tapos meron na rin tayong dumadami ngayon ng mga fancy goldfish, no. Yung fancy goldfish ay yung mga medyo mamahaling breed ng goldfish. Isa na dyan yung Rancho, yung Miranda, yung Red Cap, mga ganon. Ano ba? Yung Ryukin, ganon. Mga high-back Ryukin. So ayun, napakagandang alaga ng goldfish, no, kasi lalong-lalo na yung mga jumbo. Dati kasi yung mga goldfish, mga parang ano lang, parang koi lang din sila. Pero yun nga, ngayon marami ng klase. Tapos mga bilugan, yun nga, yung mga Rancho, yung mga Oranda, tsaka yung mga ano, mga Ryuki natin. Ang cute na nila kasi nga, mga bilugan na sila. So ang ganda na rin nila alagaan, na kahit sila lang yung, alam mo yun, yung tank mo goldfish lang ang laman na mga fancy goldfish, is napaganda talaga, no. Kaya nga nasama siya sa listahan natin kasi isa talaga siya ngayon sa mga nauusong alaga ang isda. Actually noon pa nauusong goldfish eh, parang yun nga yung basic eh, kasi nga diba kahit sa mga cartoons yun ang pinapakita, na nasa fish bowl lang tapos nilalagay nila ng goldfish, no. Mga hindi ko alam kung ano klaseng goldfish yung nilalagay doon, pero yun nga. Kaya noon pa man din, maganda na talaga ang goldfish para sa ating mga aquarium o maganda gawing pet. Pero yun nga, may mga fancy goldfish na ngayon na maganda talagang alagaan. Medyo mahal din, kaya ayun, mataas din yung value niya. Kaya ayun, ang number 6 sa ating listahan is yung mga goldfish. Ang top 5 naman natin, no, medyo napapagod na ako, nasa 5 pa lang tayo. Ang top 5 naman natin ay ang mga Oscar. So yun, no, hindi pa ako napag-alaga nito, pero actually parehas lang naman to ng flower, dahil parehas silang cichlids. So ang Oscar kasi lumalaki rin yan, siguro mga 12 inches ang malaki yan, no. Tapos yun, nakakita na rin naman ako ng mga Oscar sa aking mga kaibigan, na ang gaganda, may mga iba-ibang kulay din yan. May Lutino, may Tiger Oscar, may mga Albino. So yun, may mga choices ka pa rin. Tapos ang angas kasi na itsura niyan eh, parang ano kasi, parang basta maangas yung itsura niyan, para siyang flower din, pero hindi gaano ano, hindi sila nakakako. So ayun, napakaganda ng Oscar. Kahit mag-isa lang siya sa tank, no, kasi maganda rin yung kulay niya, matingkad din yung kulay niya. Tapos ayun, may value rin siya, no, dahil medyo mahal din 'yan, lalong-lalo pag yung mga malalaki na. Tapos 'yun, marami rin nag-aalaga niyan dahil nga ayun, para din siyang flower horn, no, parang low grade ng konti sa flower horn. So ayun, kaya nasama ko siya sa listahan dahil gusto ko siya magkaroon niyan. So soon magkakaroon tayo ng Oscar fish dito sa backyard, no. So ayun, yun lang naman. Number 4 sa ating listahan na magandang alagaan na kahit walang kasama is yung arowana. So yun, number 4 yung ating arowana kasi napakaganda talaga niyan, no. Yan nga yung simbolo ng ano eh, ng kayamanan, ng swerte. Pag sinabi mong fish keeping, arowana,
isa sa mga unang pumapasok sa isip mo, arowana talaga, kasi yun yung pinakamahal talaga na isda na pwede mong alagaan, no? Compared dun sa ibang mga klaseng isda, arowana talaga ang mga mamahalin, yun, yung mga 20,000 yung maliliit, pero 10,000, 5,000, hindi gaya ng mga mollies na ano lang, 30 pesos, 50 pesos, so yun, no? Madali lang din alagaan ng arowana, no? Kaso nga lang, kailangan mo ng malaking tank para dito dahil lumalaki sila ng mga hindi ko alam eh kung ano yung talaga yung pinakamalaki talaga ng arowana. Depende kasi sa ano, depende sa klase ng arowana. Pero pag yung mga Asian arowana, siguro mga 30 cm, ganon. So, ayun. Depende sa inyo kung ano, kung may budget kayo, arowana talaga ang magandang alagaan, no? So, yun. Kailangan mo talaga ng budget dito dahil nga medyo mamahalin yung arowana. Tapos, yung mismong setup niya, kailangan malaki. So, kailangan mo ng malaking tank. Siyempre, pag may malaking tank, kailangan malaki yung stand nun. Tapos, malaki din ang filtration nun. Tapos, maraming filter medias dahil malaki yung infiltration. Kaya yun, medyo magastos siya, no? Pero, isa talaga siya sa pinakamagandang alagaan din. Kung meron kang pera, arowana ang iyong piliin. Number 3 sa akin listahan is walang iba kundi ang mga fancy guppies. So yun, no, pangatlo nga yung guppies, no, kasi unang-una sa lahat, napakaraming kulay ng guppies na pwede natin pagpilian. Lalo na ngayon, no, dami nang lalabas, may mga metal lace na lumalabas. Dati wala yan eh, yung mga ano, yung mga red tail na dambu ear, yan yung mga bagong strains, yung mga gold. Wala niyan dati. Tapos ayun, napakarami talaga, no? Napakarami mong pwede pagpilian kung anong trip mo. Tapos, napakabilis niyong paramihin. Yun ang isa sa pinakamaganda talaga sa guppies, no? Though mahirap siyang alagaan talaga dahil napaka-sensitive niya sa tubig. Bago pa siya mamatay, manganganak po, mapaparami mo na siya agad, no? So, ayun, bibihira kasi talaga ngayon ang nakakapagpatagal ng guppy ng isang taon, dalawang taon. Yun, based on my observation, no, ang dami ngayon nagkikip ng guppy, pero yung guppy nila, yung mismong guppy nila, hindi nila kayang patagalin ng isang taon. Mahirap na yung makaabot ko ng isang taon ngayon. Kasi nga, medyo sensitive sila, no. Pero yun nga, within 3 months, dadami na agad yun. So, bago pa mamatay yung binili mong breeder mo, meron na silang kapalit na mga naliliit na pwede palakihin. So, yun, tuloy-tuloy lang yung pag-aalaga. Tsaka may value siya, no, kasi madali siyang ibenta at marami rin bumibili. Kaya maganda talaga ang guppy na alagaan, tapos madali siyang paramihin, tapos kung maisip mo magbenta, napakadali lang din ibenta nun dahil marami nang bumibili. Pangalawa sa aking listahan is ang betta fish. So yun guys, no, bakit pangalawa sa listahan ng betta fish, no? Unang-una, napakadali niya i-maintain dahil pwede siya sa maliliit na ano eh, pwede siya sa maliliit na tank. Pwede rin naman sa malaki. Pero yun nga, hindi niya kasi kailangan talaga ng filtration o ng aeration, kasi nga humihinga siya gamit ang bibig. So hindi niya kailangan ng, hindi siya humihinga doon sa tubig mismo na kinukuha niya yung dissolved oxygen doon sa tubig. Humihinga siya gamit ang bibig. So kahit ilagay mo lang siya sa garapon o sa malaking lalagyan na medyo maluwag para sa kanya, kasi ang mga betta fish hindi lumalaki yan eh, parang mga 2 inches, 3 inches lang yata, malaki na yun. So ayun, napakadali niya alagaan dahil less maintenance, tapos kung magpapakain ka, konting-konti lang din, kasi nga maliit nga lang sila, konti-konti lang din. Tapos napakarami rin pagpipili ang kulay ngayon, no? May mga multicolors tayo, meron tayong mga solid colors, meron tayong mga dragon, mga ganun. Tapos iba-iba rin yung tail type, marami tayong pagpipilian. Kaya isa yun sa maganda talaga eh, kasi pag nag-alaga ka ng isda, pag ano, pag yung alam mo yun, yung marami kang choice na kulay, so pwede kang magdagdag na magdagdag ulit. Kaya yun, lalo-lalo sa mga collector, gusto nila yung mga marami silang kinukolekta. So, maganda talaga ang betta fish na alagaan para sa bahay. Tsaka sa mga beginners, napakadali lang din yan, kasi nga, kahit ilagay mo lang yan sa tank na walang aeration, walang filtration, basta pinapaltan mo lang yung tubig niya every week, ganun lang ang maintenance niya, tapos konti-konti pa kain lang, mabubuhay na yan. So, hindi siya ganun kasailan talaga. So, yun nga, siya yung number 2 sa ating listahan na mga isda na magandang alagaan at madaling alagaan. At ayun, no, oras na para sa ating number 1. Ang number 1 fish na madaling alagaan na magandang alagaan na kahit walang kasama ay mag-enjoy kayo. Syempre, walang iba kundi ang aking paborito, ang flower horn, no.
So ayun, bakit nga ba flower horn, no? Kasi yun nga, nasabi ko na sa mga ibang videos ko, no? Flower horn kasi very unique yan. Walang flower horn na magkamukha o walang identical na flower horn. Kasi nga, crossbreed sila galing sa iba't ibang klaseng cichlid. So kada ibibreed sila, crossbreed yun. So magkakaiba talaga yung mukha nila. Doon magkakahawig sila, magkakaiba talaga yon. Parang ano yun eh, parang kung sinabi ko nga, parang kinocompare ko yun sa mga fingerprint ng tao, yung prints nila. Kasi yung mga markings nila, magkakaiba talaga yon. Wala talaga magkaparehas na magkaparehas. So yun, very unique sila. Tapos, pangalawang rason kung bakit gusto ko rin, ano, ba't naging paborito kaya, no? Yung sale value niya, medyo ano eh, medyo maganda pa. Kahit hanggang ngayon, maganda pa rin, no? Kasi, pag na-ibreed mo yan, napakabilis din yan dumami. Pag na-ibreed mo yan, marami na agad yun eh. Tapos, pwede mo siyang ibenta, madali siyang ibenta. Tapos, ayun, ang dami rin bumibili. Kaya, ayun nga, maganda rin yung ano, maganda rin yung kung sakaling gagawin mo siyang negosyo. Maganda rin siya pang negosyo, no? Tapos, yun, nakakatawa din kasi, pwede mo siya i-groom, pwede mo siya pagandahin. Depende sa'yo kung paano mo siya pagagandahin. Kung ano, pwede mong i-enhance yung ganda niya. So kung may nabili kang flower na may potential pero hindi ganun kaganda, pwede mong i-enhance pa yon na ikaw mismo ang mag-enhance para gumanda siya ng, alam mo yun, ma-reach niya yung full potential niya. So ayun, napakaganda niya alagaan, no? Tapos yun nga, from baby hanggang lumaki, paiba ng paiba yung itsura niya, no? So hindi nakakasawa talagang alagaan. Kasi nga, hindi ka parang may stuck sa isang itsura lang eh. Kasi kada linggo, kada buwan, paiba ng paiba, habang lumalaki sila, nag-iba yung itsura nila. So, ayun yung talaga nakakatawa sa flower horn, no? Kaya, nawili talaga ako. Doon talaga ako, ano mo yun, sa dami nung pwedeng alagaan yung flower horn talaga, doon talaga ako nag-focus at doon talaga ako natuwa. So, ayun na nga, no? Dahil doon sa flower horn yun, nagkaroon din ako ng YouTube channel. So, ayun, yun talaga yung number one na isda na pwede kong i-recommend sa inyo na kung baguhan kayo at mag-isip kayo ng pwedeng alagaan, yun talaga ang magandang alagaan, yung flower horn. At so yun mga kasang, no, yun na nga yung top 10 fish na magandang alagaan ng wala, kahit wala silang kasama, no. So yun, sana may natutunan kayo kahit papaano sa video na to, no. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos yun, tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Sa susunod na video, fish out!